Very good afternoon po sa inyong lahat. So, time check tayo. So, today is 1:49 p.m. May 31, 2023. So, yung unang app, so today is day 2. Day 2 ng dropshipping serye natin. So, as you can see, I think yung huling update ko is about around 3 to 5 days ago yata, no? So yun siguro. And then siguro kung napanood nyo yung ano, yung day 1 natin, so mapapansin nyo na yung mga unang photos ko is medyo bare pa, no? So update natin for today. So meron akong mga inayos, mga 5 products muna. So nag-base ako sa may highest quantity. So nagsimula muna ako sa highest quantity, and then sila muna yung inayos ko, yung first 5. So ito yon, 1 2 3 4 5. So actually 4 lang talaga. So dito in-update ko lang yung pictures, but the content hindi ko pa inaayos. So ang inuna ko is ito, yung clear book, etong children's terno, etong soap paper, and then etong NBA socks na tinatawag. So kasi sila yung may mataas na quantity, so ibig sabihin medyo mahaba. Mahaba pa ang buhay ng item na to. So not unless magkaroon ng update sa stocks nito, magkaroon ng replenish. And ano bang mga ginawa kong updates dito? So let's start dito sa una, yung Morandi clear book. So in-update ko yung title. So ginawa ko ng file folder, clear display book, desk, papers, documents, organizer. So ang basis ko dyan ay dun sa search page. So chinek ko muna yung mga traffic keywords dun para magkaroon ng mga multiple visibility yung items sa search page. So let's say folder, may visibility sa folder, may visibility sa clear book, di ba? Desk papers, documents, organizer. So yun yung mga tinatawag na mga secondary keywords na maaari ka rin magkaroon ng positioning sa search page. At syempre, hindi naman to once na in-update ko to, mamaya nasa kumbaga nagra-rank na. So it will take time, but pero at least may nagawa na tayong update. Then ito sa baba, yung description, inayos ko na rin siya. So nung una naabutan natin, parang ganito lang siya kadami. And then medyo broad lang yung kanyang description. So ginawan ko to ng copywriting. So makikita nyo, ayan, basahin nyo na lang. Design with convenience in mind, this file folder measures, blah, 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 di ba? So, ayan, inspired by the elegant Morandi color scheme. It is available in various charming shades, blah, blah, blah. So, ayan. So, yung description, i-adjust ko pa yan. But right now, these are the initial updates or development ng mga products na aking ino-optimize. Kasi gusto ko mag-start, mag-drive na ng traffic dun sa first 5 na items na in-update ko para malaman ko kung okay ba yung ginawa kong updates or improvements sa mga products na ito. At the same time, gumawa ko ng bagong creative ng picture niya. Ayan. So, hindi pa siya ganun kaganda, but at least medyo compared naman dito sa initial na lumabas na thumbnail niya. So medyo nag-improve naman siya dito. So sa Canva ko lang yan ginawa, and then I do my research with the photos ng item. Then yan, gumawa ko ng ganyan. Pero gagawa pa ako ng adjustment dyan. Kasi malalaman ko yan kapag nag-drive na ako ng traffic sa item niya. So ito yung initial update niya. So the photos, title, and then the description. Then followed by this one, ito naman. So yung children's terno.
So kids RTW, then hopefully since ito yung expertise ko, yung RTW ng kids, eh makapag ano to, deliver ng sales ng mas maaga. So from this, ito, ayan. So ginawan ko siya ng then ito pa. So ginawan ko ng bagong creative, ginawa ko siyang ganito na. So hindi pa rin to final, temporary updates lang to. Gusto ko lang mas mag-astound siya or mas mas umangat pa siya doon sa ibang mga competitors. And then so hindi man ako expert with regards with the photo editing, but I will try this creative. But if not, meron pa ako mga backup na mga photos na ginawa for this product. And then ito, in-update ko din yung t-shirt, yung ano niya, yung kanyang titles. Then nilagyan ko siya ng terno kasi ito yung high traffic keywords. Then I forgot the word kids, sama ko pala dito. Pero 97 na lang. So magbawas na lang tayo. So tanggalin natin yung 100%. So cotton soft kids, yan na lang. Tama ko yan. Then as you can see, dito sa baba, ito yung dati niyang existing product description. Then gumawa ulit ako ng bagong description. So yan, the perfect combination of style and comfort for your little ones, made from 100% soft cotton. These clothing sets are designed to keep your boys and girls feel cool and comfortable and summer long. So meticulous attention to detail, blah blah blah. So yan. Yan yung mga dinagdag kong mga description. So initial lang din ito. Then sooner or later, once na nagda-drive ako ng traffic na dito, doon ko madedetermine ano pa yung mga possible adjustment ng products na ito. Then next, third, ito naman yung portable hand soap na tinatawag. So dati yung kanyang creative, parang ito yata yon, I don't know. So binago ko, so gumawa ko ng ganyan. Although parang for me, no, parang medyo nalalight, medyo light ang dating sa akin. So kasi medyo heavy yung colors, medyo mas papansin yung kanyang itsura. So yan, babaguhin pa natin yan, may updates pa akong gagawin. But the idea is already there kasi gusto kong ipakita na yung, kasi pag ito lang ipakita mo, walang idea yung buyer kung para saan yan kasi hindi niya alam kung ano yan. So at least dito sa creatives na to, there's an idea, it is a hand soap, di ba? But hindi lang masyado pang justified yung photos ba, so may updates pa tayong gagawin dyan. So at least may development na tayong ginawa. So in-update ko din yung title. So ginawa akong portable luxury hand soap washing antibacterial clean paper 20 sheets with travel friendly box. So yan din. Then binago ko din yung kanyang description. And then as is yung pricing muna. Okay? Next, ito naman sumunod. Ito, actually yung adjustment ko lang dyan is the photos. But hindi ko pa binago yung title and then yung kanyang description. So pasensya na kung medyo konti na update ko kasi syempre with time constraint, medyo hectic talaga schedule natin. But I'm trying my best na ma-fit ko yung schedule ko, especially when it comes to product optimization ng dropshipping store na ito. And then wala pa naman yung turnover ng Lazada, so at least ito, habang wala pa yung turnover ng Lazada store, eh tumatakbo na ito kahit yung mga first 10 products lang target natin na mabuo. Okay? So ito naman yung panglima, yung last one na in-update ko. So dati ang turnover na ito ay ito lang. So ito yung turnover niya dati. So ginawan ko ng bagong creative. So ito, yan. So nilagay ko yung, naglagay ko ng nakasuot siya, di ba? Nakasapatos. So that the buyer will get an idea, ano itsura pag sinuot niya. At uso din ang mga Jordans ngayon. So sinama ko na rin yan para magkaroon din ng assumption si buyer na magkaroon siya ng curiosity about the shoes. Pakisipin niya, shoes ang binibenta.
And then, ayan, nagdagdag din ako yan, mga variations of the socks. So, yan, gumawa ko ng ganyang creatives also. So, compared dito, so medyo kulang pa. So, ito at least meron ng, ano, nadagdagan na siya ng konti. Pero may adjustment pa rin tayong gagawin dyan. So, next, pinalitan ko yung kanyang title. Ginawa kong sweat-proof performance, NBA socks logo pattern. Sinubukan ko itong isearch sa search page pero hindi, nasa page 5 na ako, hindi pa rin siya nagpapakita. So, marami pa talaga itong tatakbuhin. So, kung bago kang dropshipper ngayon, so hindi mo nakikita yung product mo sa search page, so normal lang yan kasi you're just starting. So, hindi naman pwede na kaka-upload lang ng product, eh, automatically, you are already in the first page ng ranking ng search page. So, may ladder yan na para natin ma-achieve. And hopefully, maka-akit tayo doon kahit at least matarget natin makarating ng 2 or 3 page or makita natin kagad na yung product natin in less than 5 pages. Kasi if you are malayo doon sa within 5 pages na yan na tinatawag, ano ibig sabihin ng 5 pages? Dapat when you search your item, di ba, visible ka na dapat. Ah, ayun, lumabas na pala ako. Hindi, ano ba to? Ah, hindi. This is the store. O yan, hinahanap ko pa siya dito by the use of the word NBA socks. So yan. But right now, nasa third page na ako. Kasi dito ko gustong malaman kung na nai-hit ko na yung search ranking. Pero okay lang yan kasi ang aga pa. Wala pa nga akong 1 week. Hindi, and mahirap mag-expect kagad na nandito ka na kagad sa mga ranking page. But from time to time, I'm gonna check the performance ng search ranking nito. But right now, it is acceptable na hindi ka pa talaga muna lalabas dito. So kasi you're still registering your data sa algorithm. So syempre kailangan mo rin ng visitors, kailangan mo rin ng sales data, and sooner or later makakarating ka na rin dito. So, right now, wala pa, hindi ko pa nakikita, nasa 7 page na ako. At okay lang kasi ayun, ang dami mong kalaban eh. So, you have to compete with them. Especially, yung price mo, wala ka pang adjustment sa price, di ba? So, syempre, mas pipiliin muna sila compared sa iyo. But, hindi ka dapat mawalan ng ano doon, ng pag-asa. Kasi, maraming ways on how to compete with your competitors. Number one, compete with them with your creatives. So, dapat gawin mo kung mura yung binibenta nila. So, you just, and then mahal yung benta mo kasi nasa dropshipping tayo at hindi tayo makapag-compete with their price. So, it's okay at least. Ang gagawin lang natin is we have to justify. I-justify lang natin yung price natin kung bakit ganun yung price natin. So, we'll make our products looks more premium compared dun sa mga binebenta, yung sa mga competitors natin. So, in what way magiging mas premium ang looking ng ating produkto? By the use of a good creatives, product title, and then including your description. Diba? So, kung maganda ang description, maganda ang title, maganda ang photos, may laban-laban na tayo ng konti. And then, maybe at the end, pwede tayo mag-offer pa ng additional discounts. But right now, as is muna ako. So, dito muna ako magre-rely dito sa limang ito since they have the... actually, marami pa yan. Meron ito, papabutin ko yan hanggang dito sa baba or hanggang saan abutin ang oras ko. So, marami pa akong i-updates and then followed by after this one, after considering the highest stocks, mga item with highest stocks, pupunta ako dito sa aking business insights, okay? So, ito rin yung mga i-consider kong product dito sa business insights. So, punta ako dito sa product, and then I will go to product performance, and then I will filter it for 7 days,
at filter it from highest to lowest. Then dito ko titingnan yung mga product na nagkakaroon na ng visibility. So dito after 7 days, within 7 days, as you can see, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, nakikita nyo. Paisa-isa. Pero okay lang yan. At least, ano yan eh, it is an indication that the product ay nagkakaroon na ng visibility. So, ang kailangan na lang natin is to improve the visibility at mabus ka pa papasok doon sa pinaka-ranking, sa high-ranking page na tinatawag. So, kukuha ulit ako dito ng 10. So, una, first 10 with the highest stock. Pangalawa, first 10 dito sa business insights na meron ng page view. What do you mean by page view? So, total number of times that your product detail page have been viewed or over the selected time period. So, another thing about page view is how many times ka lumabas dun sa mga pages na yon. So, organic yun. Hindi yun mo ginamita ng ad. So, eto. So, siguro lima lang ulit muna dito para hindi ako mas pressured. Then, sooner or later, I will consider the from 6 going down to 10. So, at least I have 20 products na potential 20 products that na gusto kong i-optimize. And then, syempre, kukonsider ko rin yung stock inventory nila if they are worth it na i-optimize. So, pag low in stock, so baka sayang lang din ang effort. So, unahin ko din dito yung may matataas na stock inventory na tinatawag. So, yun yung mga updates na ginawa ko muna dito. So, nagsimula muna ako for product optimization, adjusting the photos, the title, the description. With regards with the price, no, wala muna akong gagawing adjustment. Kasi I will check if pag magkabenta with this existing price, in short, kayang bumenta. Okay? Kailangan talaga improve the visibility. So the next step that I will do with this first 5, so pupunta ako ngayon sa ads kasi sa Shopee kasi hindi pa tayo makaka-join ng campaigns. Kasi una, wala pa tayong sales data. So, kailangan muna ng performance. So, isang gagawin natin dyan is magra-run ako ng minimal ads. I will choose one or two products na gusto ko munang patakbuhin ng ads with a minimum bid and a minimum budget. So, hindi na ako magdi-discovery ads. Dediretso ako sa search ads muna. Okay? Or either magpatakbo ako ng kasi yung budget na gagamitin ko will be coming here dito sa seller missions. Ayan. Dito sa seller missions pala, this is an additional update. May nakuha na akong rewards. So nakakuha na ako ng 1, 2, 3, 4. So apat na yung nakuha kong rewards, actually 5, but yung sa ad credits I got 400 pesos already na ready nang patakbuhin for ad. So, hindi pa ako naglabas ng pera dito sa ads ito. So, isa-set up ko yan para dun sa products na gusto kong patakbuhan muna. But, before ako mag-run ng ads, meron pa kasi iba pang missions dito that I can fulfill. Like this one, meron dito, ito, top picks, madali lang gawin to, add-on deals. So, madali lang yan. And then, frequently asked, pwede rin yan. So, sige, start tayo dito sa top picks. So, tingnan nyo ha, yung aking ad credits is 400 pesos. So, sige, set up tayo ng top picks. And then, siguro gawa tayo ng top picks for June. And then, add products tayo. Tingnan natin kung meron tayo. Ayan, sama natin to. Siguro pagsasama-samahin ko muna yung mga unang inoptimize kong product for top picks na tinatawag. Pero teka lang. What if gawa ako ng category? So let's go to it should be similar. Ayoko nang sabog yung kanyang sabog yung kanyang tawag din, sabog yung niche ng ino-offer. So yan.
Yes. Okay. Ayan, then isa pa. Ano pa tayo? Lang ha. Wait, wala. Baby gates and function. Okay. Ayan, sama natin ito. Yan. Ito din, sama natin to. So, okay. Confirm. So, yan muna yung magiging topics ko. Kasi I want to create a niche. So, dun muna ako magpo-focus. So, ano ba? Pwedeng niche, pwedeng yung top 10 or pwedeng yung yes top 10 with high inventory and then top 10 with high page view na tinatawag. Pero gusto ko kasi ayan. So bukod sa mag-optimize ako ng tig top 10, so isasama ko na yung iba. Ayan, may topics na ako. Then tingnan natin no kung may na-achieve natin yung goal. So punta na tayo sa rewards. And then, refresh natin, no? Kung na-achieve ba natin. At wala. Nawala na yung topics dito, eh. So, ibig sabihin na-achieve ko na siya. Ayun, lumabas na. So, ayan, may 100 pesos. So, claim natin. Okay. Then, punta ka dito sa ads. So, double check natin kung umangat yung aking... Ayan, naging 500 pesos na siya. So may isa pa, may isa pang task, tingnan natin. Oh, ito. Ano? Asan na 'yun? Ito, add-on deals. Gawa tayo ng add-on deals din. Para magkaroon tayo ng additional 100 pesos. So add-on June, then patakbuhin natin ito ng 3 months muna. Okay. Purchase limit, gawin natin 10, then save. Main products. Ayan. Ito. Saan yung isa? Then, kasi parang gusto ko mag-focus muna sa baby RTW since doon ako, andun ang expertise ko eh. Siguro medyo mag-redirect ako ng aking game plan. Since na-discover ko na may mga ano pa baby clothing. And then after my main product, save ko na to, then add on products tayo. So siguro dito categories, balik tayo dito. Pero nasa inyo ano kung ano yung gagamitin yung ano yung gagamitin yung niche or saan kayo mas mag-focus. Add pa tayo. Siguro yung mga in-update ko. Yan. Then yan. So, lima lang gagamitin ko. And then siguro I'll give 5% off discount. So, update all. Then, enable lahat. Ayan. So, nung bigay ako ng 5% discount, then save. Then, ayusin natin yung arrangement niya. So, ito kasi magiging itsura niyan eh. So, dun tayo sa mga priority muna. So, okay naman siguro. Then, click confirm. Then, gagawa na lang ulit ako ng adjustment soon. Pag hindi siya nag-work. So, double check natin. So, check natin na so yung sa ads exit ko to 500 siya no 500 na yung nakuha kong rewards so refresh lang muna natin ayaw lumabas ayun lumabas na so ito na 100 pesos so double check ha so I have 500 so claim natin and then refresh. So, pag-refresh, ayun na, may 600. So, mag-start ako mag-create ng ads.
initial ads muna. Siguro, yun nga, sabi ko magre-redirect ako ng aking so budget ko 50 pesos a day lang. Initial lang muna. Tapos hanapin ko yung gusto kong patakbuhan muna ng ads. So punta muna ako dito sa Baby Kids Fashion. Antay natin. Bakit wala? Ayun ito. So, ito muna yung patakbuhan ko ng ads. And then, add recommended keywords. So, consider the high search volume then quality score. Baby Terno. Kids clothing, kids. Sama natin yan. Kids, girls, pwede yan. Tanggal lang ko yung auto-enhance muna. Then add more keywords. So, try natin. Kids Terno. Enter. So, add. Baby Kids Terno. Fashion. So, right now, ang gagawin ko is kukunin ko muna lahat ng... Magko-collect muna ako ng mga high traffic keywords. And then, after a week or 2 weeks, that's the time i-check ko kung ano yung mga nag-work na mga keywords para doon sa pinapatakbo kong ads. Hindi ako basta-basta add lang ng add ng keywords, so kinoconsider ko din yung search volume niya. So pag mababa yung search volume, hindi ko na siya kinoconsider. So like this one, baby clothes, high traffic, nakita niyo. Okay. So, siguro yun lang muna. Parang hanap pa tayo. Terma for kids boy. Oh, ayun, meron pa. Yeah. T-shirt and shirt. For kids. Tingnan natin kung may lalabas. Ayun, ah, mababa. Huwag na. So yan, add ko na to lahat. Confirm. And then, kung ko si boys set. Expansion, baby clothing. Sama-sama-sama. Ayan. So, rough lang yung ginagawa kong ano, paggawa ng ads. Kasi, i-ano pa yan, i-optimize pa yan. I-update ko pa yan. So, right now, ang habol ko lang muna is initial traffic, initial movement ng produkto or ng product. At magkaroon siya ng immediate visibility. So, publish. Then, confirm. So, meron na akong running ads. So, balik tayo sa Shopee Ads. Tapos, ayan, gumagalaw na kagad. May impression. Pero, ay, bakit dalawa? Okay lang. Open muna natin itong search ads. I-adjust ko muna yung kanyang bid. Kasi masusunog kagad yung ads o yung ad credits kapag ayan, 20 impressions kagad. So, tingnan natin ano yung may mataas na impression kagad. Para ma-maintain. So, si kids clothes. Kasi tinawin yung bidding. So, huwag nyo susundan yung bid price. So, 0.5 muna. Gumagalaw na siya agad. So, minimal muna ako. Minimum bid muna ako. At least nakita ko na ako ano yung gumagalaw na keyword. Sooner or later, I consider ko to make an adjustment. Mag-increase na ako ng bidding dyan. As you can see, yung impressions. In short, when you say impressions,
ito yung lumalabas ka sa search page videos of this keyword. So right now, ang daily budget is 50. The maximum bid price is 50 pesos. So ang aking target clicks a day, if ma-consume ko lahat, so 50 divided by 0.5, so that will be 100 clicks a day. And then let's see kung may ma-convert tayo dun sa i-generate natin traffic. So yun lang muna sa ngayon yung updates ko doon sa ating day 2. So ang ginawa natin is nag-update tayo ng photos, and then the title, and then the description. So inuna ko yung first 5 na merong mataas na na stock inventory, and then followed by this one, gagawa din ako ng 5 updates doon sa first 5 items na may mataas na page view naman, na organically may movement na siya. So either way around, meron kang kumbaga walang lusot yung pwedeng magkaroon ka ng optimization. Then yun nga, nagpatakbo ako ng initial ads sa item na ito. Then finulfill natin yung mga seller missions para makakuha tayo ng ad credits. So 600 ang nakuha natin. Libre yan. So kung tatakbo ng 50 pesos a day times 30 days ang target ko, 1.5 yung initial budget na target ko for this month. Ibawas na natin yung 600. So ang idadagdag ko na lang sa ad credits is 900 pesos. So nakatipid na ako. So in 1 month, magkakaroon siya ng movement, di ba? So yun ang target natin. Magkaroon siya ng movement in 1 month. And then doon na tayo gagawa ng adjustment. Kasi yung purpose ng driving traffic is para malaman mo antemano if nagwo-work yung in-update mo sa step 1 mo, which is yung product optimization. Then gagawa ka na ng adjustment doon. Then punta tayo sa discovery ads. Ito, nagpatakbo din pala ako dito. Tingnan natin. So hindi ko siya i-auto. And then alisin ko yung enhanced bid price. And then subukan ko munang i-minimum bid muna din siya. Yan, 0.5. Confirm, then daily budget tayo 15. Ngayon, pag hindi gumalaw after 1 week, i-compare natin saan siya mas may galaw, sa discovery or sa search ads. Kapag sa search ads, I will stop the discovery. Kapag sa discovery, I will stop the search ads. Kasi we need to conserve the ad credits also dun sa nakuha nating libre, lalo na kung wala pa tayong pang ads. Okay? Ako kasi pwede ko naman itong ponduhan, but I want to show na you can run ads muna freely nang hindi mo kailangan munang mag-top up ng ads. But pag magra-run ka ng ads, siguraduhin mo na you have the budget for 1 month. Maglaan ka. Huwag ka muna magra-run ng ads kung wala ka pang budget for a month. So based dun sa targeted na budget or targeted na gusto mong maging galaw ng produkto mo. At huwag kang aasa doon sa makukuha mo, huwag kang aasa ng sales doon sa ads na yan, at yung sales ang gagamitin mong pang top up dito sa benta. Mali yun. So separate ang marketing expense doon sa makukuha mong profit or proceeds dito. So that's it for today doon sa day 2 natin ng dropshipping serie. At sana doon sa mga nag-i-start sa dropshipping ay may naibigay ako na pwede niyong gawin habang nagsisimula pa lang kayo dito sa dropshipping. Actually, mapa-dropshipping or you are in a traditional Shopee and Lazada store, these steps are all applicable to both platforms ng anong business model na nasa Shopee or Lazada ka. So mapa-dropshipping or traditional, pwede mong gawin itong mga initial steps na ginagawa ko. Okay, so for more tutorials, so please subscribe to this community channel. And then kung gusto mong mag-join sa community group namin, so check the link dun sa description box. Andun yung link going to my profile sa Facebook. Message niyo ako para ma-add ko kayo sa mga community group. And then nag-o-offer din tayo ng advanced masterclass kung saan tinuturo yung mga legendary methods doon.
para mas ma-upscale or mas ma-improve pa natin yung skills natin and learnings with regards to Shopee and Lazada platform. So it is a point-to-point, detail-to-detailed masterclass po. So message nyo na lang ako dun sa Facebook ko for infos about the masterclass. And then yung pag-join sa free group kung saan nagtuturo din tayo ng libre at nag-guide din tayo ng libre sa mga sellers, mapa-new, mapa-old, or mapa-seasoned, or mga lumipas na seller, doon tayo nagtuturo. And you can check my Facebook profile for daily positive. So, araw-araw may mga resulta yung mga natuturuan po na. Okay, so good luck po sa inyong lahat. That is for today sa day 2 ng ating dropshipping series. Good luck po. Goodbye.